Ayun, patnubayan kayong lahat nun. Kasi ako, hindi ko talaga inaasahan din na makarating ako sa bansang ito. Ha? Sino bang umasang? Magkano lang ang sahod sa Hong Kong? Ayan. Magkano lang ang sahod sa Hong Kong? Then, ang processing sa papuntang Poland, napakalaki. Pero sa habag at biyaya ng Panginoon yon, hindi ko yun inuutang. No, hindi ko inuutang yun. Tipid-tipid lang. Ipon-ipon lang. Kahit na ang katotohanan, mayroon pa akong mayroon college, mayroon tayong mga sunusuportahan sa Pilipinas. Pero may mga time na maganda ang ginawa ng Diyos na hindi ako nakapagpadala. Kasi noon, sabi ko, masubukan kaya, no? Masubukan ko kaya yung hindi ka talaga magpapadala sa buong sahod mo. No? Yung mga ganyan. Kasi parang ang hirap eh. Just imagine, magkano lang ang sahod sa Hong Kong, no? Na mga sa 30, 35 na ngayon. Dati, 30 lang talaga ako. Mabot ba ako ng 30? O 29, 28 lang. Ang hirap. Kasi kung tutusin, yung sahod ko sa Hong Kong, ang mga bills ko sa Pilipinas, negative pa yan. No, negative. Pero sa habag ng Panginoon, hindi niya ako pinabayaan. Ayan. Kaya nga, lagi tayong humingi ng gabay sa Panginoon kasi siya naman talaga ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangangailangan. No? Huwag lang puro utang. Kasi niminsan, hindi ako nangungutang sa Hong Kong. Kaya ang turo ko sa aking mga aplikante, sa aking mga followers, huwag niyong subukang mangutang. Masira ang buhay niyo. Ano sabi no, ni Duterte? No? Hindi. Kasi once na naumpisahan niyo mangutang, ang sarap mangutang sa Hong Kong. Alam niyo kung bakit? One day release lang yan. 20,000, 30,000 Hong Kong dollar, kahit pa 50,000. Kayang-kaya yan. Na? Kayang-kaya yan. Na utangin. Pero doon kayo mahirapan sa pagbabayad. Na? Kasi masisira ang inyong budgeting. Yan. Pero kung nangungutang kayo, huwag naman lumampas doon sa isang buwan na sahod nyo. Yung talaga ang tandaan nyo, kung mangungutang kayo, huwag labis-labis doon sa monthly income nyo. Kasi doon kayo mahihirapan eh. Instead na monthly, meron kayo ipapadala doon sa family mo dahil sa utang mo, nagsakripisyo ang family mo na yun naman talaga ang purpose mo na bakit ka aalis para suportahan sila. Nang dahil sa pangungutang, ayun na nga. No? Mangutang kayong kaya na meron ka pang ikapasuporta. Yung masaya yung wala kasi mo suportahan, no? Makakaipon ka talaga. Meron lang iba na ng utang in good purpose naman, ipanaayos ang bahay, walang problema yon. Basta, nagbabayad ka. Tsaka yung mga utang sa Hong Kong, huwag kayong ano, maniwala sa mga aya-aya ng mga kaibigan nyo. Naku po, pinagplanuhan na kayo dyan. Tapos niyan, iwanan kayo. Uwi sa Pilipinas. No? Ako ang taong takot sa utang. Pero, ang mga nangutang sa akin, ni isa wala pong nagbabayad. 2024 na. From 2018. No? Pinagbablock na ako sa Facebook. Eh. Kasi noon, meron pang mga lending-lending. Diba? Naalala nyo, may lending-lending pa before. Itong lending company naman, basta banggitin ang pangalan ko, kahit na wala akong perma, bibigay yun. Nandahin naman sa pangalan ko, eh, siyempre, hindi sila nagbabayad. Ako nagbabayad noon. Natapos ko siyang bayaran noon 2022. Yan. Natapos ko 2022. Sa lahat noon, ni isa wala pang nagbabayad. Kasi may nangutang na 15,000, 30,000, 20,000.
Ilan yung mga aplikante ko na pinapayagan ko ng ganon. Then, may pinapautang din ako sa Hong Kong, nag-run away. About 9,000 Hong Kong dollar yata yon. Yung isa, 3,000 Hong Kong dollar. Yung isa, 2,000. Walang nagbabayad. Yan. Basta ako, continue ang life ko. Hindi rin ako naniningil. At least in other way, binibless ka ni Lord. No? Sabi ko naman, ibless mo rin sila para maalala ako. Dahil tatanggapin ko talaga kung magbayad. So, walang nagbayad. Walang nagpaparamdam. Pero kung mangutang ka, naalala ko noon, kung nalang sa harap ako, luluhod sila para payagan kong ano, payagan ko lang. Minsan gusto pa nila tag 50,000. So, tatanungin kong agency kung magkano na ba talaga ang balance, yun lang ang ibibigay ko. No? Yun lang. Hindi ako nagbibigay ng malaki. Kasi kung pinapayagan ko, aba, baka umabot ng milyon utang ko. No? Just imagine from 2000, magkano lang ang sahod ko, ha? Tapos 2018, 2022 ko pa natapos bayaran lahat ng mga aplikante ko na may utang. Ganun ako kabait noon. Pero ngayon, mabait pa rin. Pero wag natin pag-usapan ng pera. Na? Mabait pa rin. Pero hindi ako ayoko yung pag-usapan yung pera. Kaya yung mga ano nasa Hong Kong, gusto